All right, we are now live. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Mga ethical networkers, okay, sa inyong ethical nation. So, I hope naririnig niyo ako na maayos. And, ayun, marami na ako nakita na tanong so far. And, syempre, shout out muna dun sa pinakanaunang nag-comment sa inyo na nakita ko. Si Mylen, ulit. Yung, ano, wala pa nakakatalo kay Mylen, no? Parang wala pa. Wala pa nakakatalo kay Mylen Calliejo ba? Tama ba apelyido? Correct me if I'm wrong na lang kung tama yung apelyido. Pinakaunang nakita ko na nag-comment. So yan. Welcome dito sa ating Q&A session. So i-mention nyo ng inyong mga teammates, inyong mga members or anyone, any friends nyo na network marketers na alam nyo na matutulungan nitong ating Q&A session. Mga network marketers na kakilala nyo na nag-struggle. So share nyo to sa kanila. Mga network marketers na kakilala nyo na gusto nyo na na gusto rin maging ethical networker or sa tingin nyo matutulungan nitong ating Q&A session. Okay, so yan, wait lang, kaka-copy-paste ko lang yung iba kasi nawawala na yung mga comment. Shout out sa mga nandito na, sa mga first timer, tawag dito sa mga first timer dyan, comment kayo dyan para mabigyan ko na din namin kayo, mabigyan ko kayo ng shout out. Okay. Sa mga first timer natin diyan. So, comment niyo diyan. Okay, so bigyan na muna tayo ng shoutout sa mga nandito na si sino to? Humility Maker. to ang pangalan mo ba 'yan? Okay, shoutout. Okay, si Michael, si Flaviano, tama? Flaviano. Divina. Sid, si Coach RJ Toshiro Diosdado from Antipolo City. Si Marish, Louis, Cheryl, Dexter, Gels, Gerald, Perlita, Rafael, Perlan, Mark, Jen, Grace, Mycor, Fernando, ay si Sir Fernando pala to, Jonathan, Christine, ayan, shoutout sa inyo, Vivian, GN, si Coach Lubin, first time as usual, ayan, Mary Joy, ayan, si Coach Abel, okay, Benedict Gabato. Uy, nag-send si Benedict Gabato ng 45 stars. Actually, hindi ko naiintindihan yung stars na yun. Pero ano daw yan eh? Pera daw yan, ewan ko. Ano, hindi ko pa siya naiintindihan. Pero shout out kay Benedict Gabato. Justin Tolitz, first timer. Ayan, first timer. Sa mga first time na umattend dito sa Q&A session natin, comment kayo dyan. And sa mga first time, we hope na makasama namin kayo dito sa ating Q&A session every Friday, 8 PM Philippines time. So, open to sa lahat ng mga network marketers as long as gusto mong maging successful sa ethical na paraan. No? Walang ano dito, walang poweran tayo dito. Okay? Walang poweran tayo, walang baliwan. So, imagine nyo na lang yun nga, nabanggit yata sa intro, pero para doon sa mga latecomers, imagine niyo na lang na parang ako yung upline niyo for 1 hour kasi hanggang 9 PM lang ito. Tapos afternoon, well, talo-talo na ulit tayo, kanya-kanya na ulit tayo, okay? So yun. Sagot na tayo sa mga katanungan niyo kasi it's already 8:11 PM. I hope kumain na kayo. Kung hindi pa, pwede kayong kumain habang nanonood dito sa akin para masaya. Sagot na tayo sa mga katanungan niyo. So, first question comes from Humility Maker. Okay, Humility Maker. Ganda ng pangalan niya, no? May tanong lang po ako, paano ba kumonekta sa taong mas mayaman sa'yo at paano sila maging totoong kaibigan sa networking din po? Okay, so, hindi ko alam kung ano yung purpose, pero kung, sasagutin ko na din kung yung both purpose, kung plano mo lang ba silang rekrutin or gusto mo lang na makadikit sa kanila kasi gusto mo matuto. So sasagutin ko parehas para hindi ko nahintayin yung follow-up question. Okay? So ano yung gagawin kapag kaganoon? Okay, ano yung gusto, paano ka makaka-connect sa mga mas successful sa iyo kung sakali halimbawa ay gusto mo silang rekrutin. Actually magwo-work to parehas sa ano, kung gusto mo silang ma-recruit or gusto mo lang sila na ano, halimbawa wala pa sila sa network marketing or nasa network marketing na sila, gusto mo lang na makadikit sa kanila para mas marami ka pang matutunan. Ngayon, kung ang iniisip mo ay sa personal,
na paraan. Medyo alanganin tayo dyan, okay? Medyo hindi pwede sa ngayon kasi alam niyo na, nasa ano pa rin tayo, kasagsagan pa rin ng pandemic. So, medyo alanganin yung personal sa personal. Kasi, for example, ako mismo hindi ako naglalabas. Okay, lumalabas lang ako pag kailangan-kailangan talaga. Madalas na reason is pag nag-workout. Yun ang pinakang reason ba't ako lumalabas. Pero nakaschedule lang talaga yung paglabas ko. Ayoko pa rin maglalabas. Kasi ayoko talaga maglalabas. Nagawa lang ako ng mga excuse. So medyo alanganin tayo kapag kaganon yung sa personal touch. Pero kung gusto mo lang naman is yung may matutunan ka sa kanila, ganyan. Marami naman sa internet, di ba? Marami naman online. Yun naman ang power ng online eh, di ba? Pero kung gusto mo sa kung gusto mo na maging close sa kanila, no? Huwag mong isipin kung ano yung magagawa nila para sa iyo. Ang isipin mo ano yung magagawa mo para sa kanila. Okay? Ano yung magagawa mo para sa kanila? Ano yung pwede mo na maitulong sa kanila? Para para ma-approach mo sila. Ano yung pwede mong service na ibigay sa kanila? So mag-isip ka nung paano mo mabibigyan sila ng value kasi lalo na kung halimbawa yung mga successful na tao, mayaman, okay, sabi mo dito eh, mayaman, totoong kaibigan, ano na yan eh, along the way na yan kapag ka naging kaibigan mo sila, pero ang doon ka muna mag-focus sa first step, paano mo sila magiging kaibigan in the first place. So ako, nagkaroon ako ng mga kaibigan na nanggaling sa iba't ibang MLM companies, yung iba naman nanggaling na iba't ibang industries naman yung iba, hindi dahil na nakipagkaibigan ako sa kanila na ganun. Pero usually no, parang hindi ko alam kung paano explain eh, pero nagsimula yan sa isang connection lang eh, no, nagsimula yan, meron akong kakilala na na mentor ko, nakilala ko siya, naging kaibigan ko siya, and then nag-connect na lang. No, kaibigan ng kaibigan niya, naging kaibigan ko din. Kaibigan ng kaibigan ng kaibigan niya, naging kaibigan ko na din. Kumbaga, na-attract ko yung mga tamang tao na mayroong same principle sa akin. So, ganun. Kaso, hindi siya yung tawag dito, yung parang actionable na magagawa mo na sasabihin ko sa'yo na i-attract mo lang. Hindi naman ganun yung mag-work. Eh. Pero, ang pwede mo na gawin is ganun. Maging person na nagbibigay ng value, maging person na merong reason yung ibang tao para mag-connect sa iyo. So, para mangyari 'yon is kailangan ang isipin mo ganun na ano yung maitutulong ko sa kanila instead na paano nila ako matutulungan. Kasi kung ganun yung way ng thinking mo, ganun, wala silang obligasyon na tulungan kayo. Okay, kayong mga nandiyan, walang obligasyon ng kahit na sino na tulungan kayo. Lalo-lalo na yung may mga success na na-achieve. Diba? Walang obligasyon sila na tulungan kayo. Lalo-lalo na kung sa mas deeper na level, like personal na level or yung nakaka one-on-one mo. Kasi katulad dito, sa atin, sa Ethical Nation, ang dami nyo, no, libo-libo kayo. Talagang pili lang yung mga tao na nakakausap ko. And usually, yung mga nakakausap ko lang talaga is mga leaders ko. Leaders ko, even nga members ko, medyo madalang din. Kasi sobrang busy ako eh. Okay. Ang dami kong inaasikaso, ang dami kong ginagawa. So, ang binibigyan ko ng time lang talaga is yung mga leaders ko kasi alam ko na sulit yung oras ko sa kanila. Okay? Pero hindi ko obligasyon na kung kakausapin ko kayo isa-isa lahat kasi ang dami nyo. Diba? Isipin mo na lang yun. Ubus ang 24 hours ko, kulang pa. Hindi na ako makakatulog doon kung ganun. Diba? So, yun ang ibig ko sabihin. Hindi nila obligasyon na tulungan kayo. Kaya mag-isip kayo, paano mo sila mabibigyan ng value? Anong may tutulong mo sa kanila? Diba? O, nasa sa inyo na yan para sagutin. Okay? So yun, I hope nasagot ko yung tanong na yun. By the way, dun sa iba pang mga nagtanong, kung sakaling malampasan ko yung tanong nyo, i-comment nyo lang ulit kasi umaakyat na yung mga comments eh. Kasi madami na rin nagko-comment. Kaya, yun, itanong nyo na lang ulit. Okay? Next question from Louie Banyaga. Ano pong masasabi niyo, sir, sa mga vlog ngayon na anti-MLM? Anong bago? Yun ang masasabi ko. Anong bago? Walang bago dito. Okay. Actually, meron akong ginawa na ano na video about doon. Abangan nyo na lang sa ano YouTube. Mapapanood nyo yun. Pero well, hindi ko alam kung kailan yun mapopost. No, kasi may mga nakaschedule na ng mga videos doon. Eh. Pero, yun nga. Anong bago? Wala namang bago eh. Ever since... No, palagi niyo 'tong tatandaan na sa lahat ng bagay, merong kontrabida talaga. No, hindi magandang isang kwento kung walang kontrabida.
Okay, hindi maganda isang kwento kung walang kontrabida. Isipin yung kwento na puro happiness lang. Ang boring panoorin nun. Diba? Kung walang magaling at idol na Batman, kung walang Joker. Diba? Yung arch nemesis niya. Actually, marami pa namang ibang ano, ibang kalaban si Batman. Pero Joker, alam natin, pag Batman, Joker ang kalaban niya. Diba? Pag si Superman, si Lex Luthor. Diba? Pagka si Spider-Man, madami. Sinister Six, diba? So yung mga ganon, alam nyo, hindi maganda yung isang kwento kapag walang kontrabida. Wala nang bago dito. Sa lahat ng industry, merong mga anti dyan. Diba? Lahat ng industry, lahat. Real estate, insurance, lahat meron yan. No? Iba't iba lang siguro ng dami. Iba't iba lang ng, ano, iba't iba lang ng sinasabi. Pero pare-pares lang naman silang, ano eh, yun nga, kontrabida. May mga tao kasi na, ano, na hindi sila masaya pag umaangat yung ibang tao. Maraming ganun. Okay, maraming ganun. Hindi sila masaya pag umaangat yung ibang tao. At para, ang paraan nila para, ano, para masatisfy yung sarili nila, ay sihigitin nila pababa. So, may mga tao nangihigit sa inyo pababa, magandang sign yun. Ibig sabihin, nasa taas nila kayo eh. Di ba? Kaya ganun. So, ito yan. Ngayon, sabi, sinabi ko na, wala kayong magagawa dyan. Kahit anong explanation mo, kahit anong sabihin mo, kahit anong sabihin natin, wala tayong magagawa doon. Okay? Diyan sa mga anti na yan o yung mga ayaw sa industriya natin, sa network market, wala tayong magagawa doon. Directly, hindi natin sila, hindi natin mapapaganda yung pananaw nila sa industriya natin sa pamamagitan ng debate, sa pamamagitan ng mga logical explanation. Diba? Yung typical na ginagawa sa mga seminar before, ewan ko kung ginagawa. Sana wag nyong gawin yung ganon, yung pag sinabi nung prospect mo, pyramid yan, di ba? Tapos sasabihin mo, hindi, yung pagtatrabaho, yung pyramid, kasi si boss nasa taas. Amateur ang gumagawa niyan. Yung mga ganon, although merong sense yung sinasabi mo, pero may sense yun para sa'yo. Sa mga prospect mo, wala silang pakialam dyan sa explanation mo na yan. At mas lalo lang nangyayari kapag kaganon yung way ng pakikipag-usap mo sa kanila or parang contradict mo sa kanilang mga objection at question or mga negative association pagdating sa industriya natin, mas lalo lang umaayaw sila. Pansin nyo? Mas lalo lang nilang inaayawan yung industriya natin. Yun masaklap eh. Hindi lang ikaw yung nire-reject nila, kundi pati na rin yung industriya natin. Wala na tayong magagawa dun directly. No, ang magagawa natin is ito. Okay, bumili ka ng damit. De, joke lang. Maging ethical networker ka. Yan ang magagawa natin. Okay? So, kung mayroong mga tao nagsabi na ayaw nila networking, blah, 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 di, ayaw nila, wala tayong magagawa dun. Wag mong pilitin. Sabi nga eh, wag mong pilitin yung ayaw kasi baka pumayag. Hindi, joke lang. So, wag mong pilitin kung ayaw nila. Follow up mo na lang sa mga susunod na linggo or buwan. Kasi mayroong mga tao nagsasabi na kahit kailan, di ako sasali dyan sa networking na yan. Kalokohan yun. Dati, ang turo ko is close-minded yung mga ganon. Pero sa totoo lang, napapasali pa yung mga ganon. Bakit nagbago yung isip ko? Kasi meron akong leader na ganon. Nandito yan nga yata siya nanunod eh. Yung palaging first time na sinumpa niya daw yung network marketing. Hindi ko alam sa story niya. Recently ko lang nalaman nung kinento niya. Sinumpa niya daw yung network marketing. Tapos, ngayon, leader ko na siya ngayon. Kumikita 6-figure income a month. Oh. Diba? So, kalokohan yun eh. Kalokohan yung ganun-ganun nila. Magbabago yan over time. Pero hindi natin mababagong isipan ng mga tao sa pamamagitan ng pag-defend. Okay? Yung pag-defend na hindi, okay kami. Blah, blah, blah. Even though may sense nga naman yung sinasabi mo, pero hindi kasi naiintindihan ng tao yung mga yung pagde-defend natin sa logical na paraan. Ang naiintindihan nila is yung emotional na paraan. So, bibigyan ko kayo ng example. Kung gusto mo mabago yung pananaw ng isang, anong kinalaman nung pagiging ethical sa mabago yung pananaw ng isang tao sa network marketing? Diba? Halimbawa, naging ethical ka. Usually, mayroong isang prospect na nakausap mo. Tapos, negative siya sa networking. Ayaw niya talaga. Ayoko sa mga ganyan. Diba? Pero hindi niya sinasabi yung negative experience niya. Pero usually may negative experience yung mga ganun eh. Diba? Ayoko na sa mga ganyan. Usually mga magsasabi pa na marami na ako na-attenda na ganyan. Marami na ako nakita ng mga ganyan. Diba? So ibig sabihin may mga negative experience na siya doon. Tapos, sa halip na ang gawin mo ay, bakit naman? Kasi maganda naman to. Ikaw naman tinutulungan eh. Maganda yung industry. Amateur ang gumagawa ng mga ganyan. And usually, sigurado ako na-experience na rin yan. Na-experience niya na rin yon kaya negative siya sa network marketing. Kasi pare-pares lang naman sinasabi ng mga networker eh. Pare-pares lang naman eh. Diba? Kahit iba-ibang kumpanya, halos pare-pares lang ang sinasabi niyan ng mga yan.
Tapos yung mga networker pa na nagpo-post sa Facebook na binabasag yung mga nag-reject sa kanila kasi hindi nila matanggap. Diba? Huwag niyong gawin yun. Amateur ang gumagawa niyan. Okay, kung ginawa mo, okay lang. Pero ngayong nalaman mo na, huwag mo nang ulitin. Kasi ginawa ko rin yan before. No? Pang amateur yan eh. So instead na kung ano-anong sabihin mo sa kanyang hindi maganda kasi nireject ka, tapos ang sinabi mo na lang is yung pagiging professional, pagiging ethical. Sinabi mo sa kanya, okay, sige, naiintindihan ko. And nire-respeto ko yung decision mo. Kung sakaling magbago isip mo, sabihin mo lang ako. Isipin mo yun. Eh, ang na-experience niya palagi is yung kung ano-ano sinasabi sa kanya, pinipilit siya, pinatatamaan siya sa Facebook, tapos ikaw ganun yung sinabi mo sa kanya. So, ina-expect niya sa'yo, nung nireject kanya, ang ina-expect niya sa'yo is ganun din yung gagawin mo. Pero hindi mo ginawa. So, ano yung sa tingin mo yung posible na mangyari? Posible na mangyari is, yun, isipin niya na, teka lang, parang kakaiba to ah. Parang kakaiba to ah. Yun na, pwedeng pumasok sa isipan yun. Na-expect ko, pipilitin ako nito eh. Papakitaan ako ng maraming cheque, sports car, artista, typical. Pero bakit ganun ang sinabi niya? Hinandle mo in a professional way. Kukunti pa tayo. No? Kukunti pa tayo mga professional and ethical networker, i-take advantage niyo yan. So sa tingin mo, may chance ka pa ba na mapasali mo siya in the future? Siyempre, magpo-follow up ka dyan, di ba? Siyempre, ano, kapag dumating yung time, na ready na siya, na naintindihan niya na, ah, maganda pala yung network marketing. May chance ka ba na mapasali mo siya kung ganung way mo hinandle yung pag-reject niya sa'yo? Oo naman. Eh, yung mga taong nagsabi sa kanya, na, yun, magiging mahirap ka pang habang buhay. Tapos patatamaan pa sa Facebook. Ikaw na nga tinutulungan. Sa tingin mo, yung mga amateur, may chance na mapasali niya pa yon? Hindi na. And alam nyo ba, based on my experience, sa 7 taon ko sa industriya na to, yung mga negative talaga dati, usually sila yung mga nagiging leader pag nagseryoso sila, sila yung mga nagiging successful. Maraming ganon. Siguro marami na kinarinig na ganong kwento. Dati ayaw ko sa networking, ayaw ko talaga dyan. Tapos yung naging successful siya. Yun ang sinasabi ko. Hindi mo directly na mababagong isipan ng mga negative sa ganung paraan na i-defend mo, makikipagtalo ka, makikipagdebate ka. Diba? Hindi ganun. Okay, so at ngayon, yun yung point number one na naiintindihan nyo na. And next, ito yan. Pag masyado mong pinapansin yung mga ano, yung mga anti-MLM na yan, yung mga ayaw sa industry, ganyan-ganyan. Pag masyado mong binibigyan sila ng time, wala kang resulta. Yan ang isa sa dahilan kung bakit wala kang resulta. Mas mahaba yung oras mo sa pagpansin sa mga to. Tingnan mo yung mga upline mo, yung mga lodi mo, yung mga successful, pinapansin ba nila yan? Pinapansin ba nila? No? Tingnan mo kung sino yung mas yumayaman, ikaw o sila? Ikaw tong mahilig pumansin. Hindi lang to para kay Louie ha, para sa inyong lahat to. No? Ikaw na mahilig pumansin. Recently, pinost ko lang yan. Diba? Ikaw na ang hilig-hilig mong pansinin yung mga negative. Ang hilig-hilig mo silang bigyan ng time. Ikaw tong walang resulta. Tapos itong mga upline mo, mga lodi mo, na hindi yan pinapansin at wala silang pakialam. Sila yung payaman ng payaman. Ngayon ang tanong, yung negative ba talaga itong mga anti-MLM na to ang may problema o ikaw? Isipin mo na mabuti yun. Nagigets yun ha? Ito ha? Oh. Actually, ito rin yung halos sasabihin ko dun sa video na yun sa YouTube eh. Halos ito rin, no? Yun din yung nabanggit ko about dun. Pero ito yan. Ako din. Nabalitaan ko yan. And alam ko, sigurado ako, alam ko kung sinong tinutukoy mo. Kasi sabi mo dito, may vlog. Alam ko kung sinong tinutukoy mo. At napanood ko rin yun at nakita ko rin yun. Pero hindi umabot man lang ng isang oras yung pagpansin ko sa kanya. Natawa na nga lang ako eh. Tapos sabi ko, wala na akong pakialam dyan. No? Oh, yan ang reason bakit kami nagkakaroon ng resulta. Kumikita na mas malaki. Kasi wala kaming pakialam sa mga ganun eh. Kasi kahit ano naman ang gawin mo eh. Hindi lang yan sa industriya nga natin, katulad na sinabi ko. Gawin mo ang tama, gawin mo ang mali, may masasabi pa rin naman sila. Gawin mo na lang kung ano yung tama, gawin mo na lang kung ano yung makakatulong sa'yo para umasenso, para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Hindi naman makakatulong yung pagpansin nyo sa mga yan eh. Pag pinansin nyo ba sila ng pinansin at nakipagdebate kayo na nakipagdebate, sasali na ba sila sa inyo? Pansinin mo, yung mga dinebate mo na negative sa MLM, pansinin mo, hindi sumasali sa'yo.
Pero isipin mo ng maigi, tama naman yung sinasabi ko. And pwedeng mag-agree ako sa iyo na tama nga naman yung sinasabi ko kasi 'di ba sa ano, sa organization si boss, siya yung nasa taas, tapos ganyan, blah, blah, yung mga empleyado nasa baba, pyramid. Oh, may point ka nga naman, pero ba't di sila sumasali sa iyo? Ba't di sila mas lalong nanenegative pa sila sa iyo? Mas lalong hindi pa sila naniniwala sa iyo kasi hindi mo naiintindihan eh. Ang mga tao hindi naman nagde-decide, di tayo nagde-decide base sa logic natin, no? Tao nagde-decide base sa emosyon. Kapag dine-defend mo at nakikipag-debate ka, ano yung emosyon na ipinararamdam mo sa kanila? Kinokontra mo sila. Gusto ba ng tao na kinokontra sila? Power, no? Payaman na ba? Payaman na ba? Maraming ba natututunan? Power ba? Power? Okay, so I hope nasagot ko yung tanong ni Louie about doon. Okay, so comment kayo dyan kung marami kayo natututunan so far. Okay, habang naghahanap pa tayo ng ibang mga tanong dito. Okay, shout out kay si Vivian, sino to? Kiza. Kiza. Okay, shout out sa inyo. Marami kayong natututunan. Share nyo to. Dali, share nyo. Siguro, ano, plano ko sana ngayon, kaso nawala na ako masyado ng time. Pero, by next Friday, no, bibigyan ko na rin kayo na hindi kayo mga nanonood dito. Plano kong mamigay ng pera. Hindi naman, ano ha, hindi naman limpak-limpak. No? Hindi naman ako ganung sobrang mayaman. No? Gwapo lang. Pero plano kong mamigay ng, ano, ng cash prize by next week. Power yun, ano? So, abangan nyo na lang yung next na ano natin. Yung next na tawag natin na next na Q&A session natin next Friday. So, dapat andun kayo para malaman nyo din kung ano yung gagawin. Ewan ko, baka post ko na lang dito kung ano yung mga mechanics. Pero isa sa mga mechanics, i-share nyo to. Okay? So, yun. Next question from Grace Sikias. Tama ba yung pronunciation ko? Grace Sikias. Okay. So ito, medyo mahaba. Since August 2020, nag-start mag full-time sa networking. Pero 3 years ako sa company, 20% lang kasi ginagawa ko noon. Noong naintindihan ko ang negosyo, 100% na. Pero till now kasi hindi ko pa nahihit talaga yung goal ko. Kumita naman, pero yung goal wala ang napansin ko ay medyo nabago na yung medyo mahiyain ako, kaka-training, naging speaker na rin ako sa amin, pero hindi ko pa nahitang goal ko talaga. Anong magandang payo mo, coach? Maraming salamat. Okay, congrats. Unang-una sa lahat, congrats sa'yo, Grace, kasi yun, natanggal yung pagiging mahiyain, nag-speaker. Alam niyo ba, yun ang ano, number one na kinatatakutan ng mga tao. Mas natatakot pa ang mga tao na magsalita sa harapan kaysa sa maging ano, kaysa sa mamatay. According to survey, no? So, kaya congratulations sa iyo, Grace. Kasi ano, tawag dito. Nagawa mo 'yun. Okay, bibihira 'yung mga tao nakakagawa nito. And isa 'yan sa mga step para maging successful ka kasi ganyan din naman ako. Hindi na kayo maniniwala ngayon, pero introvert ako. Ayoko sa maraming tao. Hanggang ngayon naman, ayoko pa rin yung crowded, sobrang crowded, no? Kaya hindi ako pumupunta sa mall kapag may 3-day sale, lalo na sa last day. Iba na lang yung pinabibili ko. So, kaya nakaka-relate ako diyan. Ngayon hindi na kayo maniniwala kasi nga, ayun, madaldal na ako. Pero everyday, pag nagtatrabaho lang ako, alam na mga kasama ko dito sa bahay, tahimik lang naman ako maghapon. Hindi man ako mimik ng mimik. So, dito lang. Sa Q&A session, pag nagka-training ako, no, kasi ano na eh, nasanay na ako sa ganito eh. Okay? So, congrats. Congrats kay Grace. Ngayon, pagdating dun sa usam, bakit hindi nahihit yung goal? August, September, October, November, December, January, February, March. 7 months ka pa lang. So, hindi ko alam kung anong goal ang tinutukoy mo kasi baka inisip mo. And, hindi ko alam kung gano'ng kalaking goal yan. Wala akong idea. So, pwede rin ano yun, pwede rin paging factor yun. Kasi kung inisip mo, kumita ng 1 million within 7 months sa maging millionaires club. Kasi iba't iba yung ano, iba't iba yung, tawag dito, yung as a compensation plan ng mga kumpanya, kaya hindi ko masabi. Pero sa millionaires club kasi, lalo na kung ang company
ay naka-focus sa recruiting lang, hindi nila sinasama yung Millionaires Club sa count, yung Millionaires Club yung sales, yung product sales, recruiting lang yung kina-count. So medyo mahirap 'yon. No, medyo matagal 'yon. It will take some time kasi recruiting lang yung focus eh. Which is hindi maganda 'yon, by the way. And so hindi ko alam, kaya bibigyan ko na lang kayo ng kung ano yung pwedeng mai-apply niyo lahat para sa inyong mga hindi nakaka-achieve ng inyong mga goals. Okay? So unang-una sa lahat, huwag kang mag-focus sa goals. So medyo, ewan ko, baka counterintuitive to or baka parang kontra to sa ano, sa sinasabi ng mga applicants. So focus ka lang sa goal mo. Siguro naman ano, iba naman yung ibig nilang sabihin. I mean, kasi pag nag-focus ka sa goals mo, pwedeng magamit mo 'yon para pag nani-negative ka, pag nada-down ka, pwede mo magamit yun. Alalahanin mo yung reason why mo, alalahanin mo yung mga goals mo, yung vision mo, blah, blah, blah. Nakakatulong naman talaga yun. Pero kung gusto mo ma-achieve yung goal mo, technically speaking, huwag ka mag-focus sa goal. Okay? Lalo na kung yung goal mo is pagkalaki-laki, no? So, tingnan mo rin ng maigi kasi, halimbawa, kumikita ka ngayon 10,000 a month, halimbawa lang. Kumikita ka ngayon 10,000 a month, tapos ang goal mo, by next month, kailangan kumita ako ng 500,000. So, niloloko mo yung sarili mo kung ganun. Hindi ko sinasabing imposible, pero malabo yan. Kasi 10,000 pa lang eh. Ibig sabihin, yung mindset mo, pang 10,000 pa lang. Yung galawan mo, yung skills mo, pang 10,000 pa lang. Kaya malabo yan. Bibiglain mo ng kalahating million. So, yun ang ibig ko sabihin. Why not take it one step at a time? 15,000 muna. Ano masama dun? Sino ba may sabi na bawal yun? Meron ba? Nagbawal? Sira ulo yun, kung ganun. Yeah? Tama yung think, yung ano, yung think big, mga ganyan-ganyan, pero hindi eh. Tama, pero hindi eh. Ang gulo, no? So, hindi yan ang nire-recommend ko kasi sinasabotahe mo yung sarili mo eh. Kasi ang biglang laki eh. Kahit ikaw mismo, hindi ka maniniwala na magagawa mo yan eh. Ikaw mismo, magdududa ka eh. So, why not, kahit dagdagan mo lang ng at least, at most pala, 50%. So, halimbawa, 10,000, 50%, 5,000, 15,000 naman next month. Pag na-hit mo 'yon, dagdagan mo ulit 50%. Ano yung 50% ng 15,000? 75. Diba? 22,500, tama ba? 22,500 naman next month. So parang ganun lang, small success kasi lahat ng malalaking success, yung million nagsimula sa piso. Yung sabi nga, 'di ba, may kasabihan nga sa atin, hindi naman magkakaroon ng hindi makukumpletong 1 million kung walang piso or walang 50 cents or walang 25 cent or walang 1 cent, 'di ba? Yung ganun. So parang ganun din. Bakit hindi one step at a time? Kasi pag ganun ang ginawa mo, mas tinutulungan, ito sabi ko, diba, hindi pwedeng malabong mangyari yan kasi yung mindset mo pang 10,000 tas biglang magpa 500, ba malabong mangyari kasi yung mindset mo, yun ang pinaka-importante na part doon, yung skills, madali na yan eh. Pero yung mindset mo pang 10,000 lang, so bakit hindi mo utay-utay tulungan yung mindset mo na maniwala? Yun ang reason kung bakit, one step at a time, maliliit na goals mo na. Maliliit na goals lang, dagdagan mo lang maliliit, at most 50%, dagdagan mo lang na nagdagan. Hanggang sa dumating yung time na nandun ka na sa 100,000. Diba? Kasi nagsimula ka lang sa 10,000. Dinagdagan mo na dinagdagan, 50%, 50%. Mabilis yan. Mabilis yan makakaabot sa 100,000 kasi 50%, computein nyo. Ayoko na mag-compute dito. Tatagal tayo. So, along the way, every time na nahihit mo yun, kapag hindi mo nahit, yun pa rin ang i-goal mo. Pero along the way, every time na nahihit mo yun, diba mas madali? Hindi mo alam, subconsciously, natutulungan nun yung isipan mo na mas maniwala. Na iniisip ng subconscious mind or na mindset mo na nabibuild sa mindset mo na kaya ko pala talaga. Diba? Kaya hindi kaya ng pang 10,000 na ano, na mindset na biglang 500 next month. Yun ang ibig ko sabihin. So, small success yan. Lahat ng malalaking success, nagsimula yun sa mga small successes. Yan ay accumulation ng maliliit na success. Yeah, sobrang laki, no? So I hope na iintindihan niyo kung ano yung sinasabi ko, and I hope na explain ko na maayos. So instead na mag-focus ka sa goal lang, ayun yung unang step. Huwag mong masyadong lakihan yung goal mo na to the point na ikaw mismo di ka naman talaga naniniwala. So tingnan mo kung saan ka nagsisimula. Ganun din sa recruiting, kung ang goal mo is makarecruit ng 50 na downline sa loob ng isang buwan, tapos nakaka-recruit ka pa lang ng 2-3 sa isang buwan, ang labo yan. Ayun ang paulit-ulit sasabihin ng utak mo sa'yo, ng subconscious mind mo sa'yo, na niluloko mo sarili mo. Diba? Tatlo, gawin mong apat. Apat muna, parang isa sa isang linggo, pero apat sa loob ng isang buwan. And kung ako tatanungin nyo, mas maganda yung monthly kaysa sa weekly or daily. Mas maganda yung ang set nyo is per month. Ngayon nga, pag ako nagsiset ng goal, isang taon eh.
10 taon, yearly. 10 taon ito goal ko. Kasi usually ina-underestimate natin yung kaya nating gawin sa isang taon, ino-overestimate natin yung kaya nating gawin sa loob ng isang buwan. No? So, yun ang ano, yun ang nagiging problema. Kaya may recommend ko sa'yo, ganun lang, monthly paliit-liit lang. So second, mag-focus ka. Once na naset mo na yung goal, ang goal kasi, ang purpose lang talaga niyan, may direction ka. Alam mo kung saan ka papunta. Pero hindi ka dyan dapat nakafocus. Once na naset mo na yung goal mo, ang kasunod mo na gagawin is mag-focus ka sa daily activities na ginagawa mo. Ilang tao kinakausap mo, ilan yung bagong prospect mo, ilan yung pinipresentahan mo, ilan yung binibentahan mo. Okay? Doon ka mag-focus. Kasi yun yung directly na control mo. Hindi mo control directly kung magkano kikitain mo this week. Wala sa ating nakakaalam. Kaya kahit anong projection mo dyan or kahit anong set mo ng goal, it's either lalampas yan, sasakto, or madalas kulang. Madalas hindi hit. Okay? Madalas hindi hit. Pero hindi yun ang importante. Ang importante is yung activity na ginagawa mo every single day. Kasi yung activity natin, yun ang nagpo-produce ng result. Hindi yung goal setting ang nagpo-produce ng result. Okay, hindi visualization na nagpo-produce ng result. Importante yung mga yan. Pero ang nagpo-produce ng result, activity, action. Action. Yung hindi nyo ginagawa. Yun yung hindi nyo ginagawa. Yun yung kulang sa ginagawa nyo. Nandun sa action. And most of the time, sa dami ng kinakausap mo everyday, dun nagkukulang. Yun ang problema nyo. Bakit hindi nyo nahihit yung goal nyo? Gusto mong kumita ng certain amount, kinumpute mo ba ilang tao yung kailangan mo mabentahan para mangyari yon? So, parang paano mangyayari, di ba? Hindi mo kinukumpute, basta ka nalang set ng goal, 100,000 isang buwan. Paano mo mahit yan? Kinumpute mo na ba ilan yung kailangan mong mabenta ang produkto? Ilan yung kailangan mo na mapasali? Ilan yung kailangan mong kausapin everyday? Ilan yung bagong prospects na kailangan mong makuha? Hindi nyo alam. Yeah? Kung alam mo, dapat yun lang ang hinihit mo. Hanggat hindi mo nahihit yan, ihit mo lang ng ihit yung activities, yung number ng tao. Kasi yun nandun ang negosyo natin eh. It's numbers game. Diba? Okay, so I hope nasagot ko yung tanong na yun. Marami bang natututunan so far? Payaman ba? Payaman? Power ba? Marami kayo natututunan. Share nyo to sa mga kaibigan, yung mga networkers na alam nyong nangangailangan para mas marami tayong matulungan. Okay. Ito, from Gerald. Gerald Subia. So, tanong niya, pag nagre-recruit po ako, lagi po ang unang hinahanap sa akin ay resulta. Ano po ba ang maganda ko isagot or ipakita sa kanila sa ethical na pamamaraan? Actually, meron akong video nito sa YouTube, yung paano ka makakapagpasali kahit wala kang resulta. Ang daming views nun, no? Ewan ko, basta 100,000 views na din yun, dami na din. Which is yung hihiram ka ng powers. Powers sa upline mo na may resulta. Kasi wala namang nagsimulang may resulta na eh. Palaking katangahan nun, napakalaking kalokohan nun. O, it's either ano yan, talaga, sinungaling yun, yung kakasimula pa lang, may resulta agad. Diba? Or sinungaling yun, or nangangamada yun. Ibang usapan na yun. Diba? And pagdating din sa resulta, depende kasi sa way ng presentation nyo eh. Kung ang masyado mong ginagawa is yung hype na way ng presentation, which is yung pakita ng mga check, ito si ganito, grabe, power, payaman, ito, naka-sports car. Diba? May isang dosen ng sports car, diba? Talagang hahanapan ka ng resulta kung ganun yung way ng, ano, kung ganun yung way ng recruiting mo. Pero kung nagre-recruit ka through products, no? Binibenta mo ng product, nagustuhan niya yung product, tinanong mo, gusto mo ba ng discount? Sinabi niya, oo, bili ka na itong package. Tatanungin ka ba nun, may resulta ka na ba? Ha? Kumita ka na ba? Abnormal yun kung gano'n. Pinabibili mo ng package para maka-discount, tapos tatanungin ko kung may resulta ka na ba? Di ba? So, yun. Okay, panoorin niyo yung, ano, yung video ko about dyan, yung about sa pag-recruit. Nandun sa YouTube yan, nandun na yan sa YouTube. Kaya kung ganun yung way mo ng presentation, yung paulit-ulit, nagbibilog-bilog ka, di ba? Yung recruit to recruit na sinasabi ko, talagang ganun yung mangyayari sa'yo. Hindi ba mas maganda kung instead na malaman mo yung sagot dito sa ganun? Kasi madali naman to eh, madali naman to. And naituro ko na rin nga ito dun sa YouTube.
instead na ganyan yung makuha mo ng mga tanong palagi, kasi yun ang sabi ni Gerald, eh, pag lagi akong hinahanapan ng resulta. What if, mas, di ba mas maganda kung hindi ka talaga nila hahanapan ng resulta? Kasi ganun yung way ng pag-recruit mo. Nagbibenta ka ng product. Di ba? Di ba mas madali yung ganun? Kesa alamin mo, kesa mag-e-effort ka na sagutin ng sagutin yung mga ganitong objection. Eh, mas mataas ang resistance kapag ka ganito. Kasi nga, maraming negative sa industriya natin. Totoo talaga yun. Hindi lahat, pero marami. And sa totoo lang, ako, mas gusto ko pang kausap yung mga negative. Mas gusto kong kausap yun kesa dun sa walang alam. Yung pagpinakitaan mo, ay talaga, grabe. Ang ganda. Ayaw kausap yung mga ganun. Kasi ang daling in-negative nun eh. Kahit pa mas pasali mo, in-negative lang yun, isa beses, dalawang beses, wala na yun. Anong point? Yun yung ano ko, yun yung way ko. Okay? So, mas maganda yung ganun. Huwag nyo ipilit ng ipilit kasi yung ano, recruit to recruit. Recruit to sell. Diba? Sell to recruit pala. Pilit nyo, itry nyo yung ganun. Sa product na approach. Diba? Tapos pag rumisulta ka na, sa pamamagitan nun, sa pamamagitan ng pagbebenta mo ng products, at sa pamamagitan ng pagpapasali mo through products, kasi yun naman talaga yung original purpose talaga ng MLM. Hindi naman yan ano, mag-recruit pa ka para magbilog-bilog eh. Mas madali lang, mas mabilis lang talagang kumita sa ganun. Kaya yung mga unethical networkers, talagang ginagawa nila lahat, mambaliw, manloko, magsinungaling, para lang sa ganun paraan sila makapag-recruit. Pero ang original talaga na purpose is, ano, products, true product movement. No, pag rumisulta ka dun, edi may resulta ka na, o, mag-recruit ka na nung bilog-bilog mo. Tapos pag tinanong ka, kumita ka naman dyan, o, pakita mo, ito, kinita ko. O, tapos. Hindi ba? Di ba? Huwag kasi, paulit-ulit nyo nang paulit-ulit, ito ha, typical na sinasabi natin bilang mga networkers, di ba? Sabi yung quote ni Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again, yet expecting different result. Eh, kayo mismo ginagawa nyo yun. Eh, kayo mismo paulit-ulit kahit hindi nagkakaresulta. Huwag nyo sabihin sa iba kung kayo mismo ginagawa nyo. Power? Okay? So, yun. Try nyo yung ibang method. Try lang ng try. Alright? So, yun. Marami man natututunan so far. Ano kayo dyan? Comment naman kayo dyan para malaman ko. Buhay pa ba kayo dyan? Okay. So, next question na tayo. Teka. Okay. Long Facebook pala to. Okay, so next question na tayo. By the way, dun sa mga part ng team ko ha, huwag kayo dito magtanong. Na, meron tayong atin na Q&A session eh, para sa ethical nation naman ito. Or kung gusto, kung kailangan talaga urgent na ano na masagot, di, pwede nyo kaming i-PM ako tsaka yung mga leaders natin na para ano, para masaya. Kasi para sa kanila to eh. Okay, from Nisa. Nisa Flores, ano po ba ang dapat mong i-post na magbigay ng attraction sa mga prospect? Anong dapat i-post para magbigay ng attraction sa prospect? Wala namang specific na dapat kang i-post. Para, walang ganun eh. Na-i-post mo lang to. Sigurado, sandamakmak na prospect lalapit sa'yo. Walang ganun. Kung ilang sasabi, kalokohan yun. Kasinungalingan. Hindi totoo yun. Kasi paiba-iba si Facebook. Paiba-iba si Facebook eh. Ng mga rules. Dati meron kaming ginagamit na video na pang-promotion namin na grabe talaga dati. Humahakot ng prospect. Tapos, yung mga ano yun, 2017. Tapos pagdating ng 2018 yata or 2019, wala na. Wala na. Tapos madalas binaban pa ni Facebook. Nag-iiba-iba kasi, kaya walang ganun. Okay, walang ganun. Susubok ka ng susubok ng susubok. At saka huwag rin kayong magtago dito sa attraction na to. Kasi yung iba sa inyo nagtatago sa attraction na to, kayong mga takot ma-reject. kaya kayo naghahanap ng mga ganito na way. So katulad nga nung paulit-ulit kong sinasabi, hanggat takot kang ma-reject, hanggat takot kang magkamali, hinding-hindi ka magiging successful kahit kailan taga mo sa bato. Kasi yun yung unang level na kailangan mong malampasan.
hindi natin alam kung kailan mo malalampasan yun. Kasi kung yun nga, dinidelay mo nang dinidelay yung sarili mo, palagi mong tinatakbuhan yung takot mo na yan, eh, hindi ka talaga makakalampas doon. Ah, huwag ka magtataka kung bakit wala kang resulta. Magka-resulta ka man, tsamba. Hindi mo alam paano mo uulitin. Diba? So yun. Ay, ito rin ang tinuturo ko sa mga members ko. Iba yung way ng teaching ko kasi ang way ko is hindi mabilis ang resulta. Okay, ang way ko is matinding, matibay na pundasyon. And as much as possible, mabilis pa rin yung resulta pero hindi yung instant yung kita ka dapat asap. Diba? Hindi yun ang way ko. Hindi ko sinabing mali yun, pero ito yung kasi yung way ko eh. Merong iba na mga coaches dyan, iba mga nagtuturo na ganun yung way nila, mabilis ang kumita. No? Hindi ko naman sinasabing mali sila. Pero ang way ko kasi is yung ganun. Kasi ayokong dumating yung time, para sa akin, sa mga members ko, ayokong dumating yung time na kumikita sila ng malaki, tapos pitikin lang ng konti ng problema, iiyak na, tapos quit na. Nangyayari yun. Even though kumikita na ng malaki, nangyayari yun. Maraming ganun. Lalo na nung nagkaroon ng pandemic last year, di ba? Nung nagsimula, daming ganun. Di ba? Pinitik lang ng pandemic, oh, ayawa na. Pero kumikita sila ng malaki nun. So, ayoko nang ganun. Para sa mga members ko. Kaya ganito yung way ng teaching ko. Matibay na pundasyon muna. Kasi nasa Bible din naman yun, eh, di ba? Pag matibay yung pundasyon mo, para kang nakatanim sa, ano, correct me if I'm wrong na lang, pero yun yung pagkakaalala ko eh. Para kang nakatanim sa isang lugar na sagana yung tubig at saka sagana yung sunlight. No, hindi ka mauubusan, parang ganun, di ba? Kasi matibay yung pundasyon mo, na itanim ka sa tamang lugar, parang ganun. So yun yung way ng paniniwala ko. Okay, kaya sa inyo, yun ang may re-recommend ako. I-overcome mo yung takot mo sa rejection sa pamamagitan ng gawin mo yung mga kinatatakutan mo na activity na kung saan doon kakikita eh. Prospecting, pakikipag-usap sa tao at pagpe-present ng business, pag-offer ng product, which is doon maraming beses ka doon mare-reject. At yun yung tanging paraan para ka tumatag sa rejection eh. Yung maraming beses kang mareject hanggang sa mamanhid ka na lang. Pag nalampasan mo na yon yung takot mo sa rejection at yung takot mo sa pagkakamali, may takot ka pa rin pero hindi na yung nanginginig ka tapos umiiyak-iyak ka pat nagdadrama. May takot ka pa rin pero hindi mo na masyadong iniinda. Pag nandun ka na sa level na yon, the rest, ang dali na. Agaan nyo yun sa bato. Ang dali na nung mga kasunod. Okay, kasi yun ang numero una nagpapakwit sa mga networker eh. Yung takot sa rejection at sa pagkakamali. Yun ang una nagpapakwit sa kanila. So kapag nawala yun, diba? Or talagang kumonti na lang or lumiit na lang yun, wala nang napakaliit na lang ng rason mo para tumigil o huminto, eh di madali na yung sumunod. Diba? Okay, so yan. It's already 8:50 na. Ang bilis ng oras. Putik yun. Akala ko 8:30 pa lang. So, meron pa dito ano, last two questions na lang. Bibilisan natin kung kaya pa. Okay, from Jen Rosario. Kailangan ba lumaki muna network before maging speaker or presenter? At dead ma ako upline ko kasi mabagal ang pag-grow ng network ko. Okay. Ito yan, hindi ko maintindihan. Meron kasi mga nagtuturo na kailangan maging speaker ka para lumaki network mo. Para sa akin, napakalaking kalokohan nun. Napakalaking kalokohan nun para sa akin. Kasi ang dami sa grupo ko ngayon, ang lalaki ng network, hindi naman speaker. Meron nga ako, isa sa mga pinakamalaking kumita sa amin, sa mga leaders ko. And minsan mas... Hindi minsan, madalas mas malaki pa yung kinikita niya kaysa sa akin. Ako mismo ha, ako pinaka-upline. Madalas mas malaki pa kinikita niya kaysa sa akin. Takot na takot magsalita sa unahan. Even nga yung online training namin eh. Kinakabahan pa siya dun. Ito pa, isa pa. Takot rin siya mag-present offline. Milyonaryo yun ha. Milyonaryo yun ha. So, isipin mo yan ha, kailangan ba maging speaker, presenter para lumaki network? Okay, sumagot. Yeah. Kalokohan yun eh. Para sa akin, ang pagiging speaker or yung presenter na yan is way para ma-develop yung confidence mo. No? Pero pagdating sa paglaki, may tulong yan, pero hindi yan yung pinakang kailangan mo. Ang pinakang kailangan mo, mag-invite ka, magbenta ka. Yun ang pinakakailangan mo para lumaki network mo. Hindi mag-speaker, presenter. Nakakatulong yan pero hindi, maliit na factor yan. Kahit wala yan,
pwede lumaki network mo. Yun nga, sinasabi ko pa lang sa'yo kanina. Kasi first time niya eh. Itong negosyo namin, first time niya sumali sa network marketing ever since. First time niya sumali. So, hindi siya katulad namin. And karamihan kasi sa mga leaders ko, ay halos lahat sila ay ano, may mga experience na sa iba't ibang MLM companies. Pero itong sinasabi ko sa inyo, wala. Hindi niya alam. Yung mga ganun-ganun, yung mga pagsasalita sa hindi niya alam. So, yun ang sinasabi ko. Ang kailangan, dun siya magaling. Kumuha ng maraming prospect, magbenta ng maraming products. Kaya siya milyonaryo. Kaya siya kumita ng malaki. Millionaires club siya sa amin, sa mga leader ko, isa sa mga matataas na ranggo. No? And pinakamalaki kumita sa amin. Tinalo pa ako. Di ba? Pero hindi siya magaling na speaker na yun. Nga, takot siya magsalita sa unahan. Hanggang ngayon. 2 years later. Hanggang ngayon. Kasi hindi naman yun eh. Hindi naman yun. Okay? Galing, dapat magaling ka sa pagbebenta at magaling ka sa pag-i-invite. Maraming prospect na kinakausap mo, nadadamay na eh. Pag maraming prospect kinakausap mo, gumagaling ka sa pakikipag-usap, gumagaling ka sa pag-close ng deal, pag-handle ng objection, kasi nasasanay ka eh. Na dumadami yung mapapasali mo. Yun ang pagpapalaki ng network, hindi speaker. Kalokohan eh. Hindi ko alam kung saan ang galing. Actually, alam ko pala kung saan ang galing yung mga ganyan. Tinuturo ng mga old school. Para sa akin, napakalaking kalokohan. Okay, so kung dinededma ka ng upline mo kasi mabagal yung resulta mo, hindi ko alam kung anong rason niya. Pero sa akin, ano naman eh. Hindi ko alam, kaya hindi ko pwedeng sabihin kung anong reason niya. Wag mo na siyang pakialaman. Deadmahin mo din. Quits na kayo. Di ba? Quits na kayo. Kasi ito, ako kasi, in-explain ko sa mga ano ko, in-explain ko sa mga members ko na ang priority kong sinasagot sa mga messages is yung mga leaders. In-explain ko sa kanila, bakit? Bakit yung mga leaders? Favorite mo ba yung mga leaders? Oo! Sila yung paborito ko. Bakit? Karapatan nila. Ano sila eh? May reason kung bakit eh. Leader sila eh. Ibig sabihin, sa amin kasi, hindi ako nagsasabi na, oh, ikaw leader ka na. Oh, ikaw, hindi ganun sa amin eh. May system, ay may ano sila, may challenges sila pinagdadaanan sa grupo namin. May sistema kasi kami. May dadaanan sila. Pag nalampasan nila yung challenge na yun, official leader na sila. Pag hindi, try again. Next time. Okay? So, itong mga to leaders na tinuturing ko ng mga leaders ay mga subok na at kilala ko. Mga nalampasan nila yung challenge ko eh. So, subok ko na sila. Alam kong committed sila. Alam kong masipag sila. Alam kong sulit ang oras ko sa kanila. Kaya sila yung priority ko. Bakit ako magsasayang ng oras sa mga 50-50 pa? No, alam nila yan. Sinasabi ko sa kanila yan. Ba't ako magsasayang ng oras sa mga members ko na hindi naman seryoso? 24 hours lang yung meron ako, 8 hours doon, tinutulog ko pa. So, ibig sabihin, 16 hours na lang. Eh, ang dami nila. Libo na sila. Ba't ako magsasayang ng oras ko na 16 hours na lang yung meron ako everyday? So, hindi naman seryoso. So, kapag hindi nila naiintindihan yun, okay, kapag hindi nila alam yun, pwede lang sabihin na dinededma ko sila. So, kaya hindi ko masasabi kung kay Jen, kung bakit siya dinededma nung upline niya or anong reason, hindi ko alam eh. Kaya hindi ako pwede magsabi na, sama ng upline, bias ko naman nun. Diba? So kung ganun, wala naman sa upline nyo yan eh. Yung magiging success mo, wala yan sa upline nyo. Kung may upline, ayun, alam mo yung mindset ko, simula't simula, na naging ethical at networker ako, may upline ako na mag-guide sa akin, wala akong pakialam. Aasenso pa din ako. Kung meron, thank you. And sa kabutihang palad, meron. Meron akong mga mentors, uplines na gumagabay sa akin. Naniniwala sa akin, sinusuportahan ako. Okay? Pero kahit wala sila, kaya ko pa din umasenso. Hindi ko naman inaasa sa kanila eh. Ako pa rin naman ang tatrabaho ng pangarap ko, hindi naman sila eh. At ito yung paulit-ulit ko sinasabi na pinakang proud ako. No, hindi ako nagyayabang, proud lang talaga ako. No? At ito, sa yung buong grupo ko ngayon, simula't nagsimula ako dito sa company na kinabibilangan ko yon way back 2018 hanggang ngayon 2021. Buong grupo ko, wala ni isa dyan spillover. Wala ni isa. Sa libo ng mga members ko, walang ni isang spillover. Proud ako doon. Tapos nanonood yung upline ko, no, biglang nilagyan ng spillover. O yan, meron na. wag po upline. Pride ko yan. Okay? So, ayun ang ibig ko sabihin. Nagbibigay lang ako ng point na kung di ka tulungan ng upline mo, edi wag. Maganda, nadala ka niya sa industry natin. Yun na lang pagpasalamat mo, nadala ka niya dito. Sa napakagandang industriya ng network marketing.
Alright? So, yun lang. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Agapan nyo next time, Friday, 8 p.m. Philippines time. Kayo, pag, para kapag kayong una nagtanong, hindi kayo yung una kong masasagutan. Okay? So, ganun lang naman. Every Friday, 8 p.m. Philippines time. And yun nga, by next Friday, yun, plano kong mamigay ng pera. Hindi naman limpak-limpak, kaya huwag kayong mag-expect ka na mamimigay ako ng 10,000. No? Saka na pag sobrang yaman ko na. No? Saka na. Pero yun, plano ko na ganun. Kaya i-share nyo to, ipaalam nyo to sa ano, kasi yun yung mechanics dun, isa sa mga mechanics. I-share nyo to, mention nyo sa kanila, ipaalam nyo para mas marami pa tayo na matulungan. Okay? So, yun lang. I hope na marami kayo natutunan dito sa ating Q&A session. Maraming salamat sa mga nagtanong nang dahil sa inyo ay meron tayong training. Okay, sa inyong mga nagtanong nang dahil sa inyo, meron tayong training. Dahil kung wala kayong tanong, nagtitigan lang tayo dito ng isang oras. Okay, so kita-kits tayo next Friday. Again, 8 p.m. Philippines time. Agapan nyo, lalo na para dun sa mga hindi ko nasagutan yung tanong. Para kayo yung unang masagutan ko kapag kayo yung unang nagtanong. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits next time.